Andito na tayo ngayon sa may sa kilometer in between daw to, no? Nagtanong tayo sa mga mama dyan, no? Ito daw ang in between ng 12 and 13. Tapos ngayon, bali naparito tayo para i-flag natin yung lugar, yun, no? Kung saan may nangyaring demolition, no? Tingnan natin. Kasi dati marami tayong mga kakilala dyan, no? Tapos ngayon, wala na yung bahay nila. Tapos ito yung lugar na yan, yung dinimolish na sinabi ni nanay doon sa Sulaiman Street, Agdao, Davao City, na ito daw ay dinimolish, tapos lahat ng mga residente ay malalaki daw yung mga natanggap na mga cash. Mayroong 700,000, 500,000, 800,000. Doon malalaki daw yung ano, yung bigayan diyan, depende daw sa bahay. Kaya parang sinanay doon is hindi naman sa parang parang tunog inggit, pero parang gusto niyang sana all, no, kagaya dito. Kaya nagmamatigasan sila nanay. Hindi naman sa magmatigasan, kumbaga parang gusto nila na ganun din sana yung mangyari, no. Kung hindi man talaga ganun talaga exactly, pero at least nan lang, no, parang malapit, like siguro mga 400,000, 300,000, no? So yun siguro ini-expect ni nanay doon sa may Sulaiman, ha. Nasa description po yung ano natin, yung video natin na tukoy ko po sa inyo, na yun na nga, i-demolish na sila pero hindi sila pumayag kasi nga gusto nila yung ano daw, yung tama yung procedure daw talaga dapat, no. Kailangan klaro daw na mayroong blueprint, mayroong court order, tapos mayroong relocation area, ganon. So dito tayo, no, nababa tayo. Ang purpose natin dyan ngayon is i-video, i-vlog natin yan. Pero dahil dito lang din naman na tayo, which is kasi interesting kasi itong lugar na to, gawa nung hindi kasi alam ng karamihan or ng nakararaming mga taga Davao or sa mga dayo, na sa Davao is hindi lang isa yung wharf natin dito papuntang Samal, no. Yung mga barge ba, mga ferry boat, ganun, kung saan isasakay yung mga sasakyan papuntang Samal. So dalawa, no, meron po tayo dun sa may kilometer 13, sa may Samal ferry wharf, dun na area, no. Lagi natin binablog yan, marami, so description ulit. Tapos ang pangalawa naman ay andito. So bakit dalawa? Kasi ito pala ditong ferry boat terminal dito sa Panakan, kilometer 13 sa Sasa, is ano siya, government owned. So di hamak na mas mura siya ng 10 piso yata, no. Example, yung motor natin dito 60 pesos lang yung bayad. 50 or 60, no. Tapos doon naman sa hindi government owned, so pag mamayari ng mga bangayan ba yun? Or sorry, ha, so kayo na lang bahala magano, basta private doon na area. Tapos ngayon bali 10 piso yung medyo mas mahal doon kasi private nga daw, no, sa Maya Samal Ferry Wharf. Tsaka dito sa ano, Dabsam naman ay 10 piso, hindi hamak na mas mura. So ngayon puntahan natin ito kasi hindi nga ninyo alam, di ba? Marami, I mean maraming hindi nakakaalam, no, just in case. Pero kaso nga lang, maliban sa mas mura to dito, meron ding hindi maganda dito, no. Hindi ko siya gusto, kaya ayaw namin dito nga sumakay. Di bali na ang 10 piso na mas mapapamahal kami dun sa sa private, sa Samal Ferry. Oh, di bali mas mapamahal kami ng 10 piso kasi dito ang bagal. Ang bagal maglarga ng sasakyan ng ferry. Mabagal magtakbo. Matagal may makakarating, no, like mga 30 minutes. Ganun talaga. Binibilang ko yan lagi dati. Oh, ang maganda nga lang dito is, yun nga, mura ng 10 piso, tapos mas safe ka rito. Yung pilahan, no, kung gusto niyo naman safety talaga. Di ko naman sinabi na hindi safe dun sa kabila, ah. Dun sa kay Bangayan. Hindi ko naman sinabing hindi safe dun. Pero syempre, pag may time kasi na mahaba yung pilahan, so yun, nakapila ka ng mahabang-mahaba sa isang lugar kung saan madilim, lalo pag gabi, no. So yung inyong mga sasakyan doon, nakapila. Oh, pero di naman talaga, wala naman sigurong naitalang problema. Kaso nga lang, yun ang sabi natin, mga kasamahan. Bakit mas pinili nila dito na, no, di baling mabagal, tumakbo. Basta kayo safe. Kasi kapag ka napila ka dito sa kabila, ha, sa backport, ha, di hamak na mas safe kasi nasa compound talaga. So ito pala yung tingnan natin sa loob. Di naman tayo siguro makapasok kasi di naman tayo sasakay, pero tingnan lang natin. Ayan, oh, Davao Dabsam Ferry Boat Terminal, Link Corporation. Harap lang siya ng Photon and Honda. Kilometer 13 to rito. Ayan, oh. So pagkakaalam ko, bawal mag-vlog dito, no, mga gatong lugar. Kahit dun sa kabila, bawal.
tingnan natin this way. So yun, pwede pala no na pumasok dito. Na titingin lang muna. Tapos ito yung pilahan, no? Kita nyo naman. Di hamak na mas ano no, mas kukunti dito kumpara dun sa kabila. Naabot talaga hanggang Bureau of Custom. Ah, tama ba? O, yun. Bureau of Custom, no? So, sobrang layo ng pilahan. Tsaka ano dun, mainit. Dito, hindi mainit kasi oh, may ano, tago sila lilim, no? Tapos may mga ano pa, may mga container. Di ba? Evergreen. So ito yung ano ha, government owned, no? So it's a government asset. Ibig sabihin mas mura siya ng 10 piso tapos yung mga proceeds nito lahat napupunta sa kaban ni Juan, di ba? Unlike dun sa kabila, sa private ferry eh mapupunta lang sa isang tao, no? Or isang kumpanya. Kaya kung gusto niya talagang ano, mag-support sa Davao City or Samal government, doon kayo sa, dito kayo sumakay sa ano, government owned, no? Kasi yung ating pera dito na ibabayad, ano yan, nakupunta din yan sa, ano, proceeds yan lahat sa Bureau of Treasury, no? Hindi siya mapupunta sa bank account ng isang pribadong tao kasi hindi siya pamamayari ng isang private citizen or company. Or corporation. Ayan, awesome. Vlog for today's video. Dabsam. Davao Samal. Connecting or link. Connecting flight. Di ba? Ayan, so ito yung ano dito, no? Mga barko. Mga container. Hindi ganong maraming ano dito ha, mga ferry. Mas marami dun sa kabila. Palibasa kasi hindi masyadong matao rito sa lugar. Hindi masyadong maraming mga sasakyan na tumatawid. So ang daungan nito is Babac Port. Asa mo magbayad? Ay magbayad. At nagbayad na mo? Oo, may isara ang nagwa rito. Ay, Sara. Di ako po kumusakay. Ano po ka nasakay? Oo, naglang ko. Taga-asa mo? Samal. Samal? Asa sa Samal? Ito sa Danao. Danao? Asa nga distrito? Babac, Binya Plata? Babac. Ah, Babac. Ah, doon lang. Anya, doon ka mo ipanganak? Oo. Anya, asa na mo ka, ano? Doon kayo sigtaw-tawin. Pila edad mo ron? 35. So sa imong 35 years di ba kagi ka po yung ano ito, tabok-tabok? Inani? Nahira kita ng tuloy, no? Nahira, June. Ah, sige, amping mo. So, nakapagod kayo, no? 35 years of existence. Tapos, ganun ang sistema nila kapag ka napunta sila ng Davao at nabalik sa Samal. Ang setup is, yan nga, pabalik-balik, sakay sa barge, tatakbo ng 30 minutes dito, 20 to 30 minutes. Yan ang ano ko ha, hindi ko lang alam ngayon kung mas napabilis. Kasi dati, yun ang ano ko bilang talaga, 20 to 30 minutes. Ganun siya kabagal. Tinatsa niya ko dahil mas malayo siya dito hanggang dun sa Babac Port. At pangalawa dahil sa water current, no? Mas mabilis yung current niya kaya nahihirapan silang mapabilis ang takbo, ang pagdaong sa kabilang port. Samantala doon sa ano, sa may Samal Ferry Wharf na private owned ni Bangayan. Guys, correct me if I'm wrong ha, Bangayan ba, tama ba? Yung may-ari doon. Sa mga taga-Samal, mas alam niyo ng mga taga-Samal kasi mga taga-Davao City mismo. So yun, bali mas malapit lang yun doon. 10 minutes lang talaga. 10 to 15 minutes ang biyahe. Tapos yun, ang pangalawa naman, kung ayaw niyo naman wala kayong sasakyan na isasakay sa barge, no? So, doon kayo mag-ano, sa may lancha. Sa may kilometer 11 naman, sa may palengke ng Sasa. Tapos, sakay kayo ng 15 pesos. Ah, 20 na pala yata. Hanggang patawid ka doon sa Babac Port din ulit, no? So, yun, 10 minutes. 9 to 10 minutes lang din yung biyahe. Kaso nga lang, mas maliit siya na bangka.
Pero maganda talaga pag may tulay no, para tapos na yung ganung kalbaryo ng buhay ng mga taga-Samal mismo. Sila talaga yung pinakapektado gawa nung ano sila eh. Wala silang choice talaga kundi pumunta ng Davao at maghanap buhay, magtrabaho, maggrocery, mamalingki, kung ano-ano pang mga transactions nila sa Davao. Samantala mga taga-Davao kasi kahit walang Samal, marami namang option no. Pwede naman sila pumunta ng Makati City, Governor Generoso, Davao Oriental, pwede sila pumunta ng Digo City or somewhere in Davao del Sur. So ibig sabihin, kung talagang apektado talaga or yung pinaka number one na beneficiary talaga ng mga ng tulay na yan, if ever na magkaroon na, and hopefully is yung mga taga-Samal talaga no. Sila talaga yung mga naninirahan sa Samal, sila din talaga pinaka number one na makikinabang talaga. Oo. Kasi sila yung ano eh, talagang nakikipagbuno talaga ng traffic, pilahan, mahabang pila, gano'n, no? Kasi hindi sila leisure traveler. Sila ay mga ano, empleyado, naghahanap buhay. Samantala mga taga Davao City, ano lang, no? Bakasyonan lang, no? Leisure traveler lang sila. Mamahinga, mag-overnight, dagat-dagat, party-party, di ba? So, vacant time, free time talaga nila. O, kung ayaw namang ano, example, may baha, ay ibig ko sabihin na may bagyo, malakas yung alon, hangin, so ba't pa naman natatawid ng Samal, no? O di kaya, pwede namang for a change, di ba? Makati City. O pwede namang mag-Governor Generoso. Maganda rin doon, no? Bagong ano yun, Tuklas de Lugar yan. Digo City, Santa Cruz Davao del Sur, or some part of Davao del Sur or Davao Occidental. Maraming mga choices ang Davao. Or pwede nang huwag nang tumawid. Davao alone, meron tayo. Meron tayong waterfront, insular, no? O. Tapos meron tayong pangmasa naman na Sisoy Beach at Kwako. Ito si Kuya, taga saan ka Kuya? Taga asa ka? Samal? Hindi. Ah, taga asa man ka? Abuhangin. Abuhangin. At tabo ka? O sa ito yung ito? Nakakatuan. Nakakatuan lang. Nakakapagod, no? Tawid ng tawid. Tapos yun talaga, nakatakot kapag nalubog yung, ano, yung barge. Tapos yun, no? Magiging dam news niya yan. Babayaran yan. Million. Yeah. O, maliban lang kung ano, kung sasakyan, maliban pa dyan, meron buhay ng tao na pwedeng mamamatay, kawawa, di ba? So, disgrasya. Kaya mas maganda kapag tulay talaga kita sa bar. So, ito na yun ha, sa mga hindi nakakaalam, no? So, dalawa ang ating ferry wharf dito sa Davao City, bound to Island Garden City of Samal. First is doon sa may Samal Wharf, ferry wharf sa may, doon sa may kilometer 10, and dito naman ang pangalawa sa may kilometer 13 sa may Sasa pa rin, no? Philippine Coast Guard, Coast Guard Substation, Kilometer 11, Davsa Mobile Post, Kilometer 13, sa Davao City. Yan o, binabasa ko lang. Tapos yan, ito na yun. Yan o, ano, yung ferry from Babakport yan. Bababa na sila. So, dito lang din naman na tayo to. Parating na sila, aantay na natin sila kung gano'ng kadami yung bababa ng mga sasakyan. Ito yung tinutukoy ko ha, na mas safer dito. Kasi nasa looban talaga, papasukan, tapos hindi mo kailangan pumila dun sa gilid ng kalsada, tapos bilad sa initan. Same din dun sa Babakport, ganun din. Kapag ka napila ka dun, sa loob talaga, kasi malawak, you know, mas malawak yung kanilang waiting area kumpara dun sa private-owned na ferry wharf, ganun. Sali ka, salubungin natin konti, ano meron dito. Tanungin natin si Kuya, no? Kaya, doon na ka din na gano'n, kaya, trabaho? Bulan pa, sir. Ah, bulan pa lang? Asa ka dati na gano'n, na-assign? Gwardiya. Ah, gwardiya. Di ba, ano, public nito, di ba? Government. Picas is private. Private. Private din, sir. Kano sana na sugod riya? Naka idea? Kano sana siyang start? Kaysa ano, wala pa man eh. Wala ka idea? 2013 siguro. 13. Lagi oh, di ba? So 2013 lang yung ano, yung hula ni Kuya, no? Hindi siya sure. Siyempre, yung tanawi, uy, maganda ha, in fairness, malinaw yung tubig. Oh. Malinis yung tubig dito, kahit pa may mga basura. pero yung basura naman, na hindi naman, meron mga plastic, marami din, no? Pero madalas mga kahoy, truso, mga gawa sa katawan ng saging, no, dahon ng saging, mga nyog, yan.
malino, no? Pwede pa rin talunan yan, pero kahit pa malino yan, marami pa rin ang contaminated pa rin yan gawa, no? Bahay-bahay. Alam na this. Oh. Yan, baba na yung mga tao, mga pasahero. Yan, Link Corporation. Dabsam, Link Corporation. Maliit lang siya na ano, ferry na parang kagaya din sa kabila. Pero mas maganda ang ano, ang tambayan ng mga pasahero kasi parang air condition yata, oh. Naka windshield. So, ibig sabihin kapag naulan, pwede yung ano, sarado, safe sila sa ulan, no? Hindi sila maambunan. Sarap ng hangin dito, Prisco. Di ba dapat kapag kagilid ng dagat, trabaho, no? Pero ito hindi. Pero doon sa gitna ng ano, ha, kapag kagabi, pansin ko lang, paggabi, ewan ko ano meron sa gabi. Mabaho yung ano, yung dagat. Kapag natawid, pasaman or padabaw, doon sa kabila. Ayun, no? Sakay na sila. Ayun, sakay na sila. Ito yan ang government employee si Musing. O, pauwi na siya. Galing sa trabaho. Or magkatrabaho pa lang bukas. Ganun na. So dito na din naman na tayo. So ubos na, no? So sakay na tayo. Ay, sasakay tayo. Tila tayo loob kung ano meron dito. Ipa-vlog na natin. Asan ba yun sila? Ito, yun. May hagdanan. So, Dabsam Ferry vlog for today's video. Yun, no? So, mayroon ditong ano, windshield. So, ibig sabihin, kapag naulan, pwede mo siyang itara. Yun yung mga sasakyan. Sasakay na. Pero huwag natin antayin mapuno, baka lalargan at napapunta tayo sa Samal, no? Hindi naman natin yan plano. Diba? So, maganda, oh. Presko yung hangin. Siyempre, oh, dagat, eh, no? Tapos, malinaw yung tubig. Crystal clear. Ibig sabihin, pwede kang tumalun dyan kung trip nyo, no? Walang lumulutang ng mga itats. Ayun, no? Mga bay-bahay, no? So, siguro, ididimulis din yan siguro darating araw. Diba? Ang ganda, oh. Safe sa dito kapag naulan, pwede mo siya isara. Oh, pwede mo rin siyang buksan. Kung maginaw ang labas, lalo pag gabi, madaling araw, pwede mo siya isara. Ayan. Okay, oh. Sarap na hangin. Let's go. Yan. Masok na sila. So, hindi bawal dito mag-vlog, no? So, very good, no? Salamat sa, ano? Salamat sa nag-implement ng rules dito, no? Hindi sila strict, oh. Kasi doon sa kabila, bawal, eh. Bawal mag-vlog dun sa loob. Sa loob ng ano, airport, ha? Ito yung loob. Ang ganda, no? Di ba? Yun, no? Sa baba na tayo at baka, no? Makatabid na to. Papad pa rin tayo dun sa ano? Samal. Wala sa plano yan. Ano meron dito? Parang ano yata, no? Entry. Okay. Baba na tayo. Ayun, may mga tao din dito. Tambayan. Whoops. Ayun. Siyempre, puno na. Baka lalarga na to. Hindi pa naman tayo nagbayad. Diba, malawak pa dito. Tapos air condition, oh. Sana all. Okay, so I have to say bye-bye. Yan lang, no? So at least meron na kayong idea. Meron kayong bagong kaalaman na dito sa Davao ay hindi lang pala isa ang ferry wharfs, no? Marami pala. Yan lang, no? Maraming salamat sa mga nanonood. Comment down below. So anong mga masasabi nyo sa ating ginawang vlog? Ano masasabi nyo for today's video? At meron din si Rotex Canteen, no? Sa doon sa kabila, wala.
Kansin, ayun o. Pwede kang mamili pala rito. Or, ayan, ah, okay, so meron silang hagdanan, syempre, gano'n naman yun. If there's a way, there's a will, no? And if there's a stairs, oh, there's a place, ah. Oh. Ah, okay, tambayan siya ulit. Oh, di ba, meron akong sasabihin na, napansin nyo na kapag ka-privatize yung isang servisyo, di ba, yung isang facility, di ba, di hamak na mas maganda. Example, dito sa Davao Light, no, mas maganda ang performance ng Davao Light and Power Company kumpara sa mga Meralco or tao dito. Basta yung ano yung mga transco pala, no, yung mga electric cooperative or sabihin natin mga ano yung mga example Kasoreko, di ba? At dito basta yung mga Sorsogon electric cooperative, basta yung mga cooperative ibig sabihin government owned siya na ano, ng mga electric na mga services, no? So, dito sa Davao, is hindi tayo government. Ano siya, Davao Light is private. So, ngayon, mas maganda, di hamak na mas, maganda yung kanilang performance at saka yung kanilang servisyo. So, sa Davao lang, no? Pero sa ibang lugar, kapag ka mas privatized, di hamak na mas effective yung kanilang services, mas maganda. O, kaya... Kasi kapag ka government owned bulok, no, example itong MRT, no, balak yang ipa-privatize kasi di, para daw mas magiging mapaganda ang kanilang serbisyo. So that time is kay ano yan, no, kay Pinoy yan, yung PPP. Oo. Public private partnerships, parang ganun, no. Pero hindi, buti na hindi nangyari 'yon, no. Kaya until now, government owned pa rin yung ano. Government owned pa rin ba ang ano, MRT, LRT? Anyway, so yun nga, so dito, oh, di ba ang ganda? Please keep this area clean. So only in Davao, no? Talagang masasabi mo na ang Davao City is parang hindi siya kabahagi ng Pilipinas, parang ibang ano siya, ibang lugar. Para ibang bansa na siya, no? Kaya sinasabi siya, tinatawag siya ng iba na Duterte City or Republic of the Dutertes. Kasi iba yung lugar dito. Hindi siya ibig sabihin na public owned or public run by government na mga facility. Is hindi na siya maganda, no. So dito ka mas maganda pala lalo kapag ano, kapag ka public. Tingnan niyo mas maganda yung ano, air condition, sarado, di ba? Oh. Tapos doon sa kabila, private owned ni Bagayan, hindi ganito, hindi ganun kabungga yung loob. Bawal pa mag-vlog. Tapos wala pa silang mga ano, wala CR, nakasarado yung CR nila dito, hindi. Tapos wala silang canteen. Kaya mas maganda pa rin dito, no. Government owned man siya or government run facilities. Pero at least maganda yung lugar. For women and men. Di ba? Mas pinasafety, mas pinalinis. Yun lang. Di ba? Yun sa kabila, hindi eh. Pilipite, Dre Achip. Ha? Pilipite, sa tao. Gis lang? Gis lang, Yapon. Ang sasakyanan, mas barato gis, no? Kumpara sa pikas. Lagi. Dugay na ka, Dre. Ah, apat pa lang kabulan. Oh. Asa maka-assign sa una? Okay. Pero tanan mo mas daghan sa pikas, no? Kumpara diri ano? Pila? Oo. Mamara mo gyapon? Mamara ba gyapon? Ah, siguro kay daghan na naka-discover no sa una mangod kay napansin ako wala kay nagasakay diri. Di mo ganila do diri ako. Dili ilado no, way nakabalo. So, ngayon alam niyo na ha na meron dito. So at least may choices kayo, no. Kung gusto niyo talaga dito, mas safer, mas malinis, mas may CR. Oh, dito kayo. Mas maganda kumpara dun sa kabila. Sa kabila kasi walang CR. Walang CR, walang canteen, tapos bawal pa mag-ano. Tatawag ka, sige. Salamat ka. Yun lang. So maraming salamat sa panonood. Uy, mag-ingat po ang lahat. Mag-ingat sa sunog. May kunti akong trauma dun sa sunog na yun ng ano, kagabi. Kaya ingat-ingat lahat, no? So ngayon, hindi natin na-vlog yung ano, yung demolish na lugar doon mga kabahayan. Kaya next video na lang yon. Okay, we have to cut this video and bye-bye. Comment down below ha kung ano man yung mga kuro-kuro po ninyo. Ano masasabi nyo po ninyo sa mga pinagsasabi ko, no, sa topic po natin for today's video, no. So agree po ba kayo na sa sinabi ko na kapag ka government run facilities ay...
mas pangit kumpara sa mga privatized, di ba? Pero yun, applicable yun sa NCR. Dito sa Davao, hindi. No? It doesn't mean na government run projects and facilities is hindi na maganda. No? So, iba talaga sa Davao. Ibahin nyo ang Davao. Kasi iba ang pamamalaka dito. Private man o ano, government, talagang ang kanilang concern is mapabuti ang lahat na lang serbisyo. Bye-bye!